So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sumagot po si Robin Padilla regarding nga po doon sa sinabi nga po ni Antonio Trillanes na meron daw pong 50 na police, active at retired, ang kinakausap nga daw po ng ICC. Okay. So, ngayon, nakita ko tong code card na to sa Impact Philippines, no? And actually, totoo naman to, no? So, salamat sa paggamit ng code card, no? So, ang sabi nga po ni Trillanes, no? So, ano na, ito daw po yung 50 na mga police na retired at saka mga active na kinakausap daw po ng ICC regarding nga po sa tokhang ni Duterte. And then, sabi naman ni Robin Padilla, no? Pwede naman silang tumanggi. Bakit kayo magpapasa ilalim dyan, police kayo ng Pilipinas? Yung mga yan, police kalawakan lang. Kita nyo, di ba, kabobo talaga, no? So, Senador, ang isasagot, police kalawakan. So, ito na. So, panoorin muna natin itong sagot nga po ni Robin Padilla. Okay, sige. Ni former Senator Trillanes, nakikipag-ungnayan daw po yung ICC sa over 50 na police para imbestigahan daw yung drug war nung nakalipas na administration. Maybe get your comment lang, sir. Kasi sinabi na ni President BBM na hindi talaga siya makikipag-ugnayan, di ba, sa ICC. Matigas ang ulo nitong ICC. ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipilit nila yan, pero malinaw. Mga kababayan, putulin ko lang, no? Bigla ko kasi naalala si Ipe. So kung sakali man na may mga Pilipinong engot at saka utak ipis na boboto po kay Ipe, kay Philip Salvador, so makakaroon na po tayo ng dalawang mala Robin Padilla sa Senado. So, good luck Philippines. Ayun lang yun. Sige, sige. Ayaw naman ng guidance ng ating mahal na Pangulo na hindi tayo mag-cooperate dyan sa ICC, siguro wala naman pupuntahan yan. Kaya yung mga, pati yung mga pulis na, ano ba, sinusubpina ba, gano'n, ang dating? Wala naman. Parang kinakausap yata sila or... Pwede naman silang tumanggi. Bakit kayo magpapasa ilalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Yung mga yan, pulis kalawakan lang. Kita mo, no? Engot, no? Una, mga kababayan, ang ICC po, hindi po siya pulis. Korte po siya. Robin, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? yung ICC, hindi po yan pulis. Korte po yan. Kaya nga, andun na nga yung pangalan eh. International Criminal Police. International Criminal Court. Pulis yan. Korte. Pati ako nalilito ko, kabubuan mo talaga. Korte yan. Korte yan eh. Diyos ko naman. So mga kababayan, so ito lang no. Bago tayo magpatuloy sa content na yan. So marami po kasi nag PM at nag-comment po sa huli kong video na ang sabi nila sa akin hindi daw sila naniniwala na strategy daw po ni PBBM yung ginagawa niya ngayon kasi nga una ang sabi nga po ni PBBM hindi daw makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Sabi ni PBBM 'yan. So ang labas ngayon, pinagtatanggol ni Pangulong Marcos ang mga Duterte. Hindi po ako naniniwala doon. Kung babasahin po natin yung mga bagay-bagay na nangyayari, hindi po ako naniniwala doon. Kasi una mga kababayan, kung ayaw talaga ni Presidente Bongbong Marcos na makipag-coordinate sa ICC, dapat in the first place, hindi niya na pinapasok yung ICC sa Pilipinas. Pinapasok po ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICC sa Pilipinas para mag-imbestiga. So, ang sabi lang po ni PBBM, pumasok sila, pero as tourist. So, naniniwala ako na kailangan niyang sabihin yung mga dapat niyang sabihin, pero gagawin niya yung mga dapat niyang gawin. And regarding nga po dito kay Robin Padilla at saka kay Antonio Trillanes na yan, mga kababayan, bigla akong may naalala kasi dito. Well, sa tingin ko ngayon, kinukontra ngayon ni Robin Padilla si Antonio Trillanes. And actually, mga kababayan, this is not the first time na napahiya si Robin Padilla kay Trillanes. Nakalimutan lang po kasi natin 'to. Nakalimutan lang po natin ito, no, 'di ba what do you call this? Nakalimutan lang natin ito na naging parte ito ng history natin. So ito. So panoorin natin 'to ha, itong
nangyari noong 2018. Ito regarding ito kay Trillanes at saka kay Robin Padilla. Sige. Ang press ko ni Senator Antonio Trillanes tungkol sa pagpapawalang visa sa kanyang amnesty kahapon. Sa labas ng Senado, awala naman ang aktor na si Robin Padilla sa kanyang pag-Facebook Live. Nasa loob lang ang kanyang sasakyan si Padilla na hinamon si Trillanes na lumabas ng Senado. Okay, bali ito mga kababayan ito. Nangyari ito nung si Trillanes nga po ay tinanggalan po ng amnesty ni Duterte. So ang ginawa nga po ni Trillanes, nagtago po sa loob ng Senado kasi hindi naman siya pwedeng hulihin doon. Kasi nga, mayroong immunity sa loob ng Senado. So itong si Robin Padilla, nagbida-bida. Nagbida-bida si Robin Padilla na, "Oy Trillanes, lumabas ka dyan. Harapin mo yung kaso mo." Oh. So nagkaroon sila ng sagutan dito. Aktor na si Robin Padilla sa kanyang pag-Facebook Live. Nasa loob lang ng kanyang sasakyan si Padilla na hinamon si Trillanes na lumabas ng Senado. May mga ordinaryong tao kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan, sumasama kami. Huwag kang magtago sa saya ng Senado. Sinagot siya ni Trillanes. Oh, diba? Isip bata talaga, no? Isipin nyo, no? Binoto natin. Kasama ako dito eh. Binoto ko to eh. Naloko ko nitong hayop na to eh. Ganito pala ugali nito, no? Parang bata, no? Saya ng Senado. Sinagot siya ni Trillanes. Parang ano eh, bata, o parang it's too petty, you know? We're dealing with national problems here, tapos you have immature people like that. Kanina, bumalik sa Senado si Padilla at bumanat kay Trillanes sa kanyang Facebook Live. Ikaw pare ang national problem. Ayon kay Robin, gusto niyang makita ang paghain ng arrest warrant kay Trillanes. Hamon pa niya kay Trillanes, umarap sa court martial sa AFP. Kung totoong wala kang kasalanan, pare, at totoong naniniwala ka, na ikaw ay malinis, para lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan. Pumunta ka doon kung saan yung nag-aakusa sa'yo. Sa kanyang pagharap sa media ngayong hapon, tumanggi si Trillanes na patulan ng isyu. Pero ipinisenta niya ang mga dokumentong nagpapakita na noong 2007 pa, wala na siya sa serbisyo ng militar dahil sa kanyang pagtakbo sa Senado. O yan po, clearance. Kung may kaso ka sa AFP, hindi ka mabibigyan ito. Department of National Defense, wala kayong jurisdiction sa akin. Magbale-balentong pa si Duterte, Kalida, o sino man. Mananatili sa Senado si Trillanes hanggat hindi nareresolba ang isyu. Nangako naman si Padilla na maghihintay sa labas ng Senado hanggat maaresto si Trillanes. O diba, parang bata si Robin Padilla dito, no? So mga babayan, kaya ko rin kasi na nabanggit yan. So sa tingin ko, mali si Robin dito. Kasi tandaan natin mga babayan, ito yun eh. Yung nangyari kasi dito mga kay Streetwise, so yung nangyari kasi dito. Ang gusto kasi ni Duterte tanggalan po ng amnesty si Trillanes. So si Robin Padilla medyo may na talaga yung utak, 'di ba, na oy, labas ka diyan Trillanes, labas ka diyan, no, takot ka pala. O so ngayon, bumaliktad na. Ang sabi ng Supreme Court, Supreme Court declares Trillanes amnesty valid. Strikes down proclamation number 572 na ito nga pong ginawa ni Digong that revoke, di ba, said amnesty. Oh. So, hindi ba naisip ni Robin Padilla? Dapat naisip mo na to eh. Eh malamang wala ka namang isip eh. Dapat ngayon pa lang mga kababayan, nung lumabas itong decision ng Supreme Court, dapat nag-isip na si Robin Padilla na, teka lang, parang ang ginawa ata ni Digong kay Trillanes is panggigipit. Kasi paano ba naman na tatanggalan ng amnesty ni Duterte si Trillanes nang hindi po dadaan ng Kongreso? Tinanggal niya po mag-isa kasama si Kalida. 'Di ba? Kaya nga 'tong si Kalida, maka Duterte talaga 'to eh. Isama mo pa si ano, si Soljan Guevara. Mga maka Duterte 'yan eh. So, dapat kasi, Robin Padilla, ito pa lang, naisip mo na dapat na, teka lang, sabi ng Supreme Court, hindi pwede yung ginawa ni Duterte. So, panggigipit yung ginawa ni Duterte nun. Diba? So, ayan ang punto natin dito. So, ang sabi dito, no, okay, nanalo si Robin kasi siningit ni Budoy Fiona. Totoo yan. Hindi naman kasi talaga kasama si Robin Padilla dyan sa Unity. Si Fiona po talaga yung nagpasok.
So yung mga pinasok ni Fiona, si Harry Roque, si Robin Padilla, si Herbert Bautista, si Lauren Ligarda kasama din. Majority ata ang alam ko, 8 eh. 8 yung nakuha ni Fiona eh, para kasunduan yun sa unit team eh. Ang alam ko talaga 8. Si Honasan kasama rin pala doon. Si Honasan kasama din. So 8 yan, 8. Oo. Usap-usapan namin yan nung election eh. So Robin, ngayon ang binabanggit mo na ito ay ang ICC ay pulis kalawakan, 'di ba? Ang ICC ay walang jurisdiction. Eh ito pa lang eh. Dito pa lang eh. Nakita na talaga na nanggigipit lang talaga si Digong at naging biktima talaga yung mga dilawan noon. 'Di ba si Dilima na acquit, hindi naman pala, nakapag-bail lang pala, sorry. Hindi pa pala acquitted, nakapag-bail. Si Trillanes, yung amnesty napagpatuloy. So panggigipit ito. Hindi mo ba naisip 'yon? Ha? Malamang hindi eh, kasi may nautak mo eh. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, 'di ba? Ayun oh, paano niya maiisip yung kasi nga walang isip, 'di ba? Okay. So 'yun mga babae, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan, no. Ayun po sa 1,300 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to, ayun po sa team replays, 'di ba? Ano nga po masasabi niyo nga po dito sa content natin ngayon, no. So thank you po mga babae, no.